Bumisita sa probinsya ng Ifugao si Vice President Sara Duterte. Sa kita ng mga inaarap niyang issue, nagbigay ng mensaheng bise tungkol sa pagpapatawad. May unang balita sa Tina Pangaliban Perez. Pagtataksil sa tiwala ng taong bayan o betrayal of public trust ang tinukoy na batayan sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at inendorso ng tatlong kongresista. Dahil yan sa paglustay umano ng bise sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Ginamit niya ito sa mga maling bagay sa maling paraan. Nanguna rin si Vice President Duterte sa pag-cover up ng kanyang paglustay sa pamamagitan ng mga peking resibo, mga gawa-gawang acknowledgement receipts, mga maling dokumento na isinabmit niya sa Commission on Audit. Finocus namin sa betrayal of public trust because it is all-encompassing na. And that is for us one of the highest, if not the highest, treachery ng isang public official. Formal nang inihahain sa Kamara ang pangalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. 75 individual mula sa iba't ibang sektor ang tumatayong complainant. Kasama ng inihahain impeachment complaint noong Lunes, ita-transmit na House Secretary General ang reklamo sa tanggapan ng Speaker. We assure the public that this process will be conducted with integrity, guided by the principles of due process and adherence to the Constitution. We call on all parties involved to respect the legal proceedings and allow the constitutionally prescribed process to take its course. Nauna nang iginiit ng Malacanang na wala silang kinalaman sa anumang impeachment complaint laban sa bise. Pero hamon ng mga complainant at endorser ng pangalawang reklamo. This impeachment complaint is a challenge to Congress to show its independence, to show that it can stand on the side of the people kahit ang presidente iba pa ang sinasabi at pinapanawagan. Separation of powers tayo, dapat tumindig ang Kongreso sang-ayon sa tama no na posisyon dito sa usapin na ito. Sa kasaysayan ng Pilipinas, apat ang na-impeach na opisyal ng gobyerno. Si Joseph Ejercito Estrada, ang kauna-unahang na-impeach na pangulo ng bansa. Pero di natapos ang impeachment trial sa Senado dahil sa pagsiklab ng People Power 2. Unang mahistrado namang na-impeach, si Chief Justice Renato Corona. Na-impeach din sina Ombudsman Merceditas Gutierrez at COMELEC Chair Andres Bautista. Wala pang pahayag tungkol sa mga isinampang impeachment complaint laban sa kanya, si VP Sara. Pero sa kanyang pagbisita sa Ifugao bilang bahagi ng anibersaryo ng OVP, nagbigay siya ng mensahe tungkol sa pagpapatawad. Ang Pasko po ay panahon na pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Walang direktang tinukoy ang bise, pero sabi niya, nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, ay iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay at galit. Humarap naman sa NBI ang tatlong nakatanggap ng sampina kaugnay sa imbestigasyon sa pahayag ni Vice President Duterte laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Mga mamamahayag sila na kabilang sa mga nagtanong sa Zoom meeting ng bise. Ito ang unang balita. Tina Pangaliban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.